Good morning mga mare, ayan, punta kami ngayon ng merkado, ayan, mag-alas 4 na, kaya ayan, nagpre-prepare na kami ng aming dadalhin papunta doon. See ya! At pagkadating nga namin ng merkado mga mare ay titimbangin na yung karne na kinatay at i-slice yan ng aking asawa para makapili yung aming mga customer sa kanilang gustong lutuin. At ito ay naka-choice cut na mga mare. Ibig sabihin mga mare, ito ay may pork chop, liempo, ribs at kung ano-ano pa na pwedeng gawing menu ng aming mga customer. At eto nga mga mare, si Kuya Joel nga yung nag-aayos niyan at yung aking asawa yung nag-i-slice, depende sa kung ano yung gustong kaluto ng aming mga customer. Kasi minsan mga mare, yung aming mga customer ay nagpapa-slice na lang sa aking asawa kasi para daw pagdadating sila ng bahay ay huhugasan na lang nila ito at lulutuin. Yung aming ang kinakatay na baboy mga mare ay galing yan sa aming farm. Yes mare, kami po ang nagpapalaki ng aming kakatayin kaya nakakasiguro kami na maganda yung quality na aming binibentang karne. Yes mare, sinabi ko na nga sa aking mga previous vlogs mga mare kung bakit kami nagkatay. Ito ay sa kadahil lanan mga mare na mura dito yung pagbili ng live weight sa amin. Umaabot na lang ito ngayon mga mare ng 140 live weight. Kung isa ka mga mare sa mga nag-aalaga ng baboy ay hindi mo talaga ngayon mararanasan ang kumita kapag ginawa mo itong hanap buhay. Yes mare, kasi nga mga mare mura yung pagbili ng live weight at napakamahal mga mare ng feeds na inyong ipapakain sa inyo yung mga alagang baboy. Kaya yung iba mga mare ay hindi na nagpapatuloy sa pag-aalaga ng baboy dahil nga mga mare ay luging-lugi sila sa kanilang pinapakain at wala na silang kikitain. Kaya kami nagkakatay ng aming mga baboy dahil kahit papaano mga mare ay may kikitain kami at ipangsasahod sa mga taong katulong namin dito sa pagpapalago ng aming negosyo. At ayan lang mga mare, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye-bye. God bless.